Ayan, welcome back to my YouTube channel, mga katropa. So ngayon, isa na naman akong isi-share sa inyo, Mazda 2. Gagawin natin yung PMS niya, mga katropa. So 80,000 kilometer check-up, mga katropa. PMS, meaning preventive maintenance schedule, mga katropa. Ayan, nasa 80,000 kilometer na siya. So ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin yung PMS niya, mga katropa, step by step, at kung ano yung mga parts na ating papalitan. So ayan, bago ang lahat, mga katropa, syempre maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking channel, lalong lalo na yung mga YouTubers, subscribers, at viewers natin dyan. Ayan, maraming salamat sa inyo, mga katropa. Sana patuloy nyo suportahan yung aking channel, mga katropa. Sa mga hindi pa nakapagsubscribe, magsubscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video, mga katropa. Baka sakaling makatulong sa inyo balang araw, lalong lalo na yung ating mga owner ng car dyan, yung mga beginners natin dyan, yan, tsaka yung mga iba pang gustong matuto kahit paano ng basic. Sana nakakatulong yung aking content. So yan, mga katropa, ito nga, Mazda 2 Sky Active Technology. So ipipms natin siya, 80,000 kilometer. I-show ko sa inyo kung ano yung mga parts na papalitan natin, mga katropa. So let's go. So yan na, mga katropa, bago natin umpisan yung ating PMS, isi-share ko muna sa inyo kung ano yung mga parts na ating papalitan, mga katropa. So syempre, unang-una yung ating oil filter, kasama na dyan yung drain plug washer. Siyempre yung ating spark plug, mga katropa. Tapos sinek ko yung aircon filter, madumi na, so kaya papalitan natin ng aircon filter. Pinaka-importante sa lahat, aircon filter, para sa ating kalusugan, mga katropa. Siyempre yung carbon deposit cleaner, yung hinahalo natin sa gasolina, sa tangke. So ayan, meron yung Mazda. Siyempre, palitan natin ang coolant. Long life coolant. Ayan, premix na siya, 50%, 50% na ano na siya. Kaya ilalagay mo na lang. So siyempre, gagamit tayo ng Helix. Yan, Helix X7 530 synthetic technology oil. Diesel and gasoline engine po pwede yan, mga katropa. Basta mayroon nakalagay na diesel and gasoline engine yung mga oil, po pwede sa gasolina, po pwede sa diesel engine, mga katropa. So ayan, Helix. Helix, baka naman. So siyempre, gagamit tayo ng, papalitan natin ng brake fluid. Yan, SPC, synthetic technology .4. So SPC is Singapore yung may gawa niyan. So siyempre, yung pinaka final natin, mga katropa, magpapalit tayo ng fuel filter. Ito yung filter niya sa tangke, gasolina. Tapos air parity filter, yung nasa ilalim ng fuel pump yan. So kumbaga, ito yung pinaka primary filter. Papasok muna dito yung gasolina, ihigupin ng pump, pupunta rin sa system nung isa nating filter bago isusupply sa ating fuel line, papunta sa ating rail. Ayan, fuel rail. So yan yung ating mga parts na papalitan, mga katropa. So 80,000 kilometers, so medyo marami yung ATF niya, mga katropa. Nung nakaraan na palitan na yan, na-recommendan na yan, kasi nga medyo, sabi ng may-ari, medyo iba yung pakiramdam niya sa transmission ko. So kaya in advance namin yung palit ng ano, ng ATF. Sa ATF naman kasi, hindi naman kasi natin na pwede rin natin sundan yung maintenance, pwede rin naman natin hindi sundin yung maintenance. Kasi nga, depende sa gamit natin yung transmission, mga katropa. Kasi pag once na umanda rin at ginamit yun ang ginamit everyday, so may tendency na mabilis umitim yung fluid. Yan. Bakit ba umitim yung fluid ng transmission, mga katropa? Umitim yung fluid ng transmission, mga katropa, kasi nga mayroong friction yan, mga katropa. Kumbaga nasusunog din yan yung sa ATF ng transmission, mga katropa. Kaya nagkakaroon siya ng umiitim, tapos makakaamoy kayo ng
Amoy clutch na yung iba, amoy clutch na sobrang tagal hindi nagpapalit, nag-aamoy clutch, amoy sunog yan, mga ganyan na. Kaya dapat pinapalitan natin yan. Recommendation ko, every 40,000 km pwede nyo nang palitan, mga katropa. Kung mga ATF nyo ay mga DAT 3, Dextron 3, Dextron 4, yan, mga ganyan. Or pag gumamit naman kayo ng original ATF, medyo matagal ng konti. Kasi original nga, mga katropa. Pero depende pa rin sa gamit nyo, mga katropa. So yun, mga katropa, yung ating mga papalitan na pyesa. So pisahan na natin. So syempre, mga katropa, susunod natin gagawin, si change oil muna natin. Tapos kumpletin natin yung sa engine. Bago tayo pumunta sa ibang parts na papalitan, i-drain muna natin lahat, yung tubig, yung langis, yan. Yung drain sa ano, meron naman siyang drain. Papakita ko sa inyo mamaya kung saan nagdi-drain ng tubig. So bago lahat, syempre lagyan muna natin ng cover. So hindi ko na pinapalitan ng air cleaner kasi nga kapapalit lang nila, mga katropa. So ayan lang natin tumutulo yung muna yung mga excess na oil, mga katropa, kasi sobrang lapot na ng langis, mga katropa. So sa Mazda kasi 10,000 km o 6 months, mga katropa. Pero kung gusto mong maalagaan yung sasakyan mo, pwede mong gagawin na 5,000 km service. So di naman masyadong kamahalan, para lang yung engine maalagaan. Kasi kapag 10,000, 6 months, parang sobrang tagal, mga katropa. Lalo na kung susundin mo yung kilometer reading. Sa kilometer reading, lalo na malapit lang yung takbuhan mo. So matagal yan, baka abutin ka ng taon, hindi pa mga 10,000. Kung bahay, trabaho ka lang, malapit lang, so matagal. Kaya hanggang sa mga yung langis, lumapot na lang. So lalagyan natin ng konting langis. Either meron na siyang konti, papahiram pa rin natin ng konti, mga katropa, para lang umano yung seal niya. So paghihigpit naman ng filter, oil filter, huwag yung masyadong mahigpit, huwag din naman masyadong maluwag. Yung katamtaman lang, mga katropa, para hindi maano yung rubber sear ng oil filter. Minsan kasi pag sobrang higpit, umaano siya, nagbe-bend. So tendency na pwede nga kayo magkaroon ng oil leak. Kung gusto naman, kuha kayo ng sandpaper, tapos higpitan nyo. Gamit lang yung sandpaper pang higpit, mga katropa. Kung madulas, so gamitan nyo ng sandpaper. So sa pagano nga pala ng radiator, dito yung drain plug niya, yan. Ito siya, mga katropa. Ito yung drain plug na radiator ng Mazda nandyan. Tapos yung sa ATF naman, kung mapapansin nyo, ito nandito sa loob. Ayan, ito. So lagyan natin ng ilaw para, ay wala. Ayan. Nandito siya. Sa mga nagtatanong ng dipstick ng Mazda, nandito po siya sa harapan. Ayan, sabay malapit sa ATF cooler, nandyan lang siya, yan. Marami kasi nagme-message sa akin na kung saan daw yung drain plug na dipstick ng automatic transmission. Ayan, nandyan po. Ayan. Drain plug niya dito lang, drain plug sa ba. Normal na drain plug lang.
So ayan. So i-drain din naman natin yung coolant nito mga katropa. Hintayin lang natin maubos yung excess na oil kasi sobrang lapot, kailangan na drain na drain mga katropa. Pag hindi naman kayo nagmamadali mga katropa, lalong-lalo na kayo lang naman na owner lang yung nag-change oil or hindi naman nagmamadali. So hayaan natin mag, yan, halimbawa yan, tigi isang patak na lang. Mapatak na lang ng isa-isa, yan, pwede nyo nang takpan yung mga ganyan mga katropa. Pag isa-isang patak na lang. Kung sa mga owner naman ng car, pwede nyo namang i-drain siya ng hapon. Hayaan nyo siya, kung wala kang gagawin kinabukasan, hindi nyo gagamitin. Hayaan nyo siyang magdamag na nag-drain. Pagka umaga, tsaka nyo isara, doon nyo palang, ano yun, para drain na drain yun lang. Sa mas na nga pala, mga katropa, Allen 8. Allen 8, yung mga bagong model ngayon, 17 mm. So, i-drink yung tubig, gagamit tayo ng ang sahod natin para hindi masyadong magputik, magganor ito, maglawa. So dito lang naman yan mga katropa, yan, oh. Wala siyang lalabas kasi nakasara yung radiator cap. Ibababa natin yung lifter, subuksan natin yung radiator top. So, mahina pa rin yung tulo ng ating din-drain radiator. Ngayon, bubuksan natin yung radiator top. Yan. So, lumakas na siya. So, yan. Radiator cap naman lagi yung titikin yan. Yung rubber na yan, pag namamagana yung rubber nyo mga katropa, papalitan nyo na ng radiator cap na same ng radiator cap nyo mga katropa. Yan. Para maiwasan natin yung paglabas ng tubig. Para hindi lumalabas yung pressure. Ito medyo okay-okay pa ito mga katropa. Yan. May rubber pa yan. So, hindi muna natin papapalitan yan. So, habang hintay natin maubos yung tubig, mga katropa, so, sasalinan na natin ng langis. So, sa pag-check na lang is mga katropa. Bigyan ko lang kayo ng konting. Sa pag-check na lang is mga katropa. Dapat nakatayong ganyan mga katropa. Yan. Doon nyo palang mga ano yung tamang sukat na langis nyo. Huwag kasi ginanyan nyo yan mga katropa. Yung langis nyo. Sibling bumubang ganyan, maano siya rito, mapupunta sa taas. So, dapat nakatayong ganyan sa pag-check na langis. Kahit sa ATF, kahit na sa oil. So, habang pinapatik-tik natin yung radiator, so palitan natin ng spark plug mga katropa. Susupalit ng spark plug, siyempre tatanggalin natin yung mga socket tsaka yung coil. Pindutin nyo lang ito mga katropa, medyo matigas nga lang.
Sa mga magtatanong mga katropa, pwede ba magkapalit-palit yan? Pwede magkapalit-palit yan mga katropa, walang kaso dyan. So, sarado muna natin yung ating drain plug. So, sasalin na muna natin ang coolant mga katropa. Sa kulat din na tayo magdadagdag ng tubig mga katropa kasi remix na siya, 50-50 na siya. Paandarin muna natin para circulate yung tubig bago natin dagdagan. So tapos tayo sa engine. Sunod na papalitan natin yung ating aircon filter. So ngayon magpapalit naman tayo ng aircon filter mga katropa. Yan. Dito lang naman yung aircon filter ng Mazda. Yan. So sa mga customer na gusto magpalit ng aircon filter DIY kapag Mazda, so dito lang yan. Gaganyan mo lang yan, didiinan mo lang magkabila yan, tapos alalayan mo lang ganyan. Dudukutin na natin ganyan. Yan. Kita niyan, dumi oh. Yan oh. Oh. Tapos yan may araw, yung araw niyan sa baba. Ayan mga katropa, may araw yan sa dulo. Yan. So sa pagkabit naman ganun din mga katropa. Yan. Yung araw niya nasa baba. Tutusok mo lang yan. Tapos didiinan mo lang para mag-lock. Tapos ibabalik na natin ng ganyan. So yun. Ganun lang kasimple. Nakita niya naman kung gano'ng kadumi yung aircon filter kapag hindi natin na pinapalitan. Every 40,000 pwede na natin palitan yan. O depende rin naman kasi sa lugar niya mga katropa kung maalikabok. Mabilis dumumi yan mga katropa yan. Oh. Diba? So makakahigop ng ano yan tapos ibubuga niya rito. So tayo naman ay malalanghap natin yung alikabok kapag sobrang dumi na yung ating filter. Hindi niya na kayang isasalain yung mga bakterya na sumasabay sa hangin. Kaya lalong-lalo na may mga anak kayo na nasa loob ng sasakyan. So kailangan na ano to. Laging malinis yung filter natin para iwas tayo sa anumang sakit mga katropa. Lalong-lalo na sa mga customer yan. Kayang-kayang i-DIY, bumili lang kayo ng filter kahit kayo na yung mag-install. So yan mga katropa, yung pag-install ng aircon filter sa Mazda. Kahit sa ibang sasakyan, iba-iba lang ng pwesto mga katropa. Pero yung ano natin ngayon, topic ay sa Mazda. Kahit anong Mazda, nandito lang. Yan mga katropa. So yan mga katropa, sana nakatulong. So sa pagbabaklas naman ng ating fuel filter assembly mga katropa, tatanggalin natin yung pinaka lower seat dito yan. Meron naman siyang lock yan mga katropa, yung lock niya. Kabilaan yan, meron siyang lock. Tapos meron siyang isa rito sa center, itutulak niyo lang papasok tapos tatanggalin niyo yung pagkakakawit ng lock niya doon sa center mga katropa. So ngayon ito natanggalan natin, kinalawang ng mga katropa, mukhang pinapasok ng tubig. So yan, siyempre, tanggalin natin ito socket. Yan. Tapos tanggalin natin itong main pipe. Tapos sugutin natin. Tapos natin baka may pressure. Walang pressure. So yan.
Medyo itatabi muna natin kasi tatanggalin natin mga katropa. Abala to eh. Tapitin muna natin dito. Ayan. Tapos meron tayong special tools. Ayan. Slogan natin. Ayan. Wala tayong special tools mga katropa. Pag wala tayong special tools, pwede naman natin sisilin. Kaya lang, ingat-ingat tayo kasi nababasag itong takip mga katropa. Or gamitan natin ng kung ano man na belt na pwede natin gawing DIY mga katropa. So, itong special tools na to, ito rin naman ay ginawa DIY din naman mga katropa. So, yan. Tanggalin natin yung takip. Tapos huhugutin na natin yung ating fuel pump assembly mga katropa. Wow, full tank mga katropa, grabe. Full tank pala, di sinabi yun ah. So yun, kaya pa magpapalit kayo ng filter, huwag nyo muna ipo-full tank mga katropa, lalo na sa mga owner ng car. So yan yung mangyayari ganyan. Pinultang pala nila nung tinest drive nila mga katropa. So, pero okay lang, natanggal naman natin mga katropa. And wait. So, assemblein muna natin doon sa labas mga katropa bago natin ibalik. So, ito na yung mga bago natin fuel filter. Ito yung filter niya mga katropa. Yan. Filter pa rin yan. Yung nandyan sa ano na yan. Sa loob na yan, filter. So, ito yung mga kasama sa kit, mga katropa. Papalitan natin lahat yan. Kung alin yung nandiyan sa kasama sa assembly na binili natin, siyempre, kasama na ito yan. Ito yung primary filter, secondary filter, yan mga katropa. Yan yung ating kit. So, ngayon, baklasin muna natin mga katropa yung ating fuel pump na luma. Para makuha natin yung motor. Kunin natin yung motor. Siyempre, tsaka itong float, tsaka ito. Seal. So, dadahan-dahanin natin para medyo ano nyo. Susunod yung tatanggalin mga katropa. Yan, yung mga wiring. May wiring dito yan. Wiring. Mga clip lang naman yung mga katropa. So, didiin lang natin ito medyo ano kasi. Yan, may gasolina na pa yan, konti, tinapong ko na yung iba. So ito yung sa sakit ng float. Ito yung sakit ng pump. Nakakawit dito yan. Ayan. Nakakawit dito yan. Ayan. So, tanggalin natin itong load. Meron siyang lock. Ito yung lock niya. Tutulak nila pataas. So, dyan muna yan kasi gagamitin natin yan. So, ngayon. Gawin natin ito. Yan. Tanggalin natin yung mga clip. Ito clip. Yan. Clip. Yan. Clip. Yan. Tanggal ng clip na yan. Meron pa rito yan. Yan. Sa may spring. Yan. May clip dito yan. Yan. So, okay lang masira yan mga katropa. Meron tayong pamalit dyan. So, tanggal na yan. So, spring palit din yan.
So yan, ito na yung ating filter. So kung mapapansin nyo, dumi oh, mga katropa, itim na oh. 80,000 km pa lang yan, mga katropa. Buti may ganyan. Pagka nakita nyo ng itim na ganyan, hirap na yung ating fuel pump, mga katropa. So hirap na siyang humigop hanggang siya mag-overheat na siya, masisira yung ating fuel pump, mga katropa. Paano ba nag-overheat yung ating fuel pump? Mag-overheat yung ating fuel pump, umiinit yung motor. Habang umiinit yung motor, humihina yung ikot niyan. Pag mainit na mainit na yan, hindi na hihikot, mga katropa. So kaya minsan pag start natin ayaw nang mag-andar kasi wala na siyang supply ng gasolina. Hindi na siya na hindi na nasusupply ng pump kasi huminto na yung pump natin. So nagkakaroon ng hard starting. Engine won't start. Cranking but not start. Oh, di ba? So yun, mga katropa. So na nga sa video ko naman yan, mga katropa, marami tayong ano diyan, troubleshooting na mga ganyan, simple, basic na basic, mga katropa, para maintindihan niyo lang. So tatanggalin natin tong filter. Kita nyo naman kung gano'ng kadumi. Ito. Ayan. Tumalsig ng kusa. Ayan. Sobrang itim, mga katropa. Oh. Yan yung primary filter. Sunod natin yung, tanggalin yung, ito naman yung regulator. Fuel pressure regulator. Yan. So, dyan naman natin yung regulator. Gagamitin natin yan. Tapos yung pump. Lalabas natin. Tutulak natin. Ganyan. Yan. So, ito na yung fuel pump niya, mga katropa. Nandito yan. Para makita nyo lang mamaya na ikakabit natin. Ito yung fuel pump. So, ito. Yan. Kung mapapansin nyo, mga katropa. Dito pa lang makikita nyo na yung kulay itim na. Kumbaga nagre-reflect na yung itim. Dito sa ano na yan. Ayan o. Oh, ang itim o. So, meron siyang o-ring. Ganito yan yung mga katropa. Tanggalin natin itong o-ring para makita nyo yung pagkaano ng luma. Ayan. So, yung position yan. Ganyan yan, mga katropa. Ayan. Mamaya, papakita ko sa inyo isa-isang pa natin sa salpak, mga katropa. So, ito. Wala na ito. Tapon na ito. Kasi nga, madumi na yung filter, mga katropa. Ito yung ating pumps. So kukuha muna ako ng newspaper, medyo madumi itong flooring natin, sabihin natin ng newspaper para malinis. Ayan, ito na tayo. Galing ko na nga itong gloves ko, katropa. Nasugat kasi. Nasugatan kasi, katropa yun. Natuklap yung balat. Ayan. Pero okay lang yan, kasama sa trabaho natin yan. Minsan kahit anong ingat natin, nasusugatan tayo. Nasasaktan. Ayan. Ah, yan, diba? Tinidikit pa nga. Ayan, oh. Pero okay lang yan. Normal yan, mga katropa. So, kukunin natin ito unang-una. Yan. Siyempre, dito. Assembly muna natin yung pump. Dito. Ngayon, kukunin natin itong pump. Ayan. Tanggalin natin ito socket. Kunin natin itong bago. Saksak natin. Ayan. Tanggalin natin to. Ayan. So may bago. Ayan. Mga katropa, may bago. Lagyan natin yung bago. Kunin natin yung o-ring. Ayan, yung o-ring. Lagyan natin yung o-ring. Ngayon, sasaksak natin dito sa bagong filter. Katropa. Siyempre ito, andun. Nakaguide dun, mga katropa. Sa sentro nyo lang yan. Ayan, tutulak nyo lang ganyan, mga katropa. Tapos, ito naman yung regulator nya. Ayan, mayroon filter. Titignan nyo rin yung mga filter. Mayroon siyang filter. Ayan, oh. Pero okay lang yan. Wala naman yan. So, ilalabas na muna natin to. Tsaka ito. Plastic. Ito muna. Tapos yung o-ring. Sunod natin. Ayan. Siyempre, mayroong o-ring na maliit pa yan. Ay, lumabas ah. Ay, magpakabit ah. So, yun. So, ngayon, tatanggalin natin to. Ayan. Lagyan natin yung o-ring. Eh, tumatalsik pa.
Yun. Katropa. Ngayon, install natin dito mga katropa. Didiin na lang natin yan. Yun. Ubit na. So, siyempre yung luma, ilalagay nyo rito. Ayan, para hindi nakakalat. So, yan ang pinagpalitan natin. So, ngayon, na-assembly na natin. Lilinisin muna natin ito mga katropa. Masan na lang natin nakatropa. Yan ang may dumi. Eh. So kung papalitan nyo ng assembly, meron din parts yan mga katropa. Assembly, plug and play na lang kayo. Pero medyo mahal mga katropa. Kung pinalitan nyo ng assembly, mahal yung ano yan. So ayan mga katropa, napunasan na natin. Ngayon, install na natin to. So, install na natin to. So, pag-install naman mga katropa, sa center nyo lang ito. Tsaka ito. Tsaka itong butas dito. So, yun. Siguradin lang natin mga clip mga katropa. Yan. So, ngayon, babalikan natin mga katropa. Oops. Pihit lang natin. Pagka hindi center mga katropa, pipihit nyo lang. Dahil kailangan natin i-center. Ayan. Ayan. Pasok nyo rito ito. Tapos siyempre ito yung spring, lagi nyo pasok dito. Ayan. Tapos, siyempre,
itong clip niya. Tapos itong float. So ganyan lang yun mga katrop. Ito sa center na lang dito. Tapos itutulak pababa. Maglalak na yan dito. Dito naglalak yan. Tapos kakawit nyo to. Sasaksak nyo dito. Tapos ito naman, kakawit nyo uli dito. Sasaksak nyo uli dito. So yan, tropa. Ganyan lang mga tropa. So yan, sa mga nagkakaproblema naman sa float, full tank kayo pero nakailaw yung ano yung mga tropa. Dito yan, no? Dito yan mga tropa, sa ano na to. Hindi nagkoconnect. Or sa socket, mga katropa, sa wiring. Full tank kayo, yan, full tank. Pag full tank, nakaganyan eh. So, nakailaw. Ibig sabihin, may problema kayo dito sa floater ninyo. Yan. So, yan mga katropa, install na natin yung ating filter. Fuel filter assembly dun sa tanke. So, install na natin mga katropa yung ating fuel pump assembly sa tangke niya ulit. Napalitan na natin ng filter. Okay. So sa pag-install, same lang mga katropa. Unahin natin itong float. Sigurado may lalabas na, ayan o, puno kasi mga katropa eh. So, ayan mga katropa, tapos na natin. So, bubusan ko ng tubig para mawala yung ano ng gasolina rito. So, kailangan, lagyan muna natin sa socket. Tapos, patay na tubig, busan natin dito sa paligid para mawala yung sure naman tayo na mahigpit yung ating cup. Sure nyo lang na pantay yung cup sa higpit para hindi mag-leak. So, bubusan ko lang ng tubig mga katropa. So ayan mga katropa, yun yung hirap ng kapag full tank. Kapalitan natin ng filter or fuel filter. Dapat so ikalahati muna yung gasolina sa pagkarga. So ngayon, ayan, ganyan yung nangyari. Siyempre punong-puno. So wala naman tayong magagawa kung nagkataon na na-full tank na natin tapos nagka-problema yung fuel tank mga katropa, ay yung fuel pump mga katropa. So no choice. So ayan mga katropa, ganun lang kasimple yung pagkapalit ng fuel pump. So ngayon, kukumpletuhin ko muna to, tapos pupunta tayo sa palit ng brake fluid.
So yun mga katropa, tapos natin pinalitan ng fuel filter. Nakita nyo naman mga katropa kung paano natin pinalitan ng fuel filter step by step, pati yung pagpalit ng mga kit nya. So ngayon i-start natin, kasi i-bleed natin yung brakes, ipa-flashing natin yung brake mga katropa. So bago natin start, syempre lalagyan natin itong deposit cleaner sa Mazda. Isang puno ng tangke nito, isa nito mga katropa. So ilalagay ko muna. So after natin na ilagay mga katropa, i-start natin yung engine. So bago natin start yung engine, ipapakita ko muna sa inyo yung situation ng brake niya mga katropa, para magkaroon kayo ng idea. So yung brake niya mga katropa, makita nyo yung kain, marami ng line, maliliit. So pag mga ganyan, kailangan ng i-replace yan mga katropa. So ngayon, hindi muna natin i-replace, naka-recommendation pa lang sa next service na daw, sabi ng may-ari. Tapos depende rin sa brake pads mga katropa, kung may tama na ba harap at sa kalikod. So pag may tama na, pwede na rin naman natin palitan mga katropa yung ating brake pads. So yan, kung mapapansin nyo, tingnan nyo, matagal kasi na-stack mga katropa. Yan, kalakalawang na mga katropa, pero makapal pa yung brake pads niya mga katropa. Pero yung kain ng rotor disc, pangit na mga katropa. So kagaya nga sinabi ko, naka-recommendation na, saka yung brake pads. So hintay natin yung next service kung ano yung magiging ano ng may-ari mga katropa. Pwede pa naman i-replace yan mga katropa, para lang maging makinis yung kanyang disc. So yung kabilaan, harap likod, ganun yung gagawin mga katropa. So ayan. So ngayon i-start natin yung makina para ma-bleed natin. Ipa-flashing natin mga katropa yung kanyang brake. So sa pag-start naman ng makina eh, siyempre nagtanggal ta, nagbukas tayo ng fuel line, siyempre natuyuan yung fuel line papunta rin sa tangke. So sa style naman ng pag-start ng makina, i-on muna natin yan 2 times, on off mga katropa, para umakyat yung fuel papunta rito sa rail niya mga katropa. Kasi once na in-start natin yan ng zero fuel, pag on natin, agad natin in-start, mahirapan yung makina, mag-hard starting ng konti, tsaka i-start. Pero lalabas yung check engine nyo. Nakalagay dun eh, low pressure. Low fuel pressure mga katropa, pag lumabas check engine. Kaya kung gusto nyo hindi lumabas yung check engine mga katropa, yung gawin nyo, on nyo muna, hintay lang kayo ng konti, 30 seconds, tapos i-off nyo na ulit. Tapos, i-on nyo na ulit, tapos i-off nyo ulit, tapos i-on nyo ulit. 2 times na ganun para mapuno yung fuel line. Pupunta sa high pressure pump dito sa may likod, para hindi magkaroon ng low pressure. Madidetect kasi ng fuel pressure sensor na low pressure tayo, kasi may hangin. So kaya i-on off, on off muna natin para umakyat yung fuel. So start ko muna mga katropa. Nalagyan na natin ng langis, coolant. Yan. So pwede na natin start. Yan, kung mapapansin nyo, pag-start nyo sa umagang-umaga yung mga Mazda ninyo, mataas yung RPM yan mga katropa, normal yan. Baka magtataka kayo, pag-start nyo, mataas yung RPM, ang ingay ng makina, kasi mataas yung RPM, so normal sa Mazda yan. Maya-maya, mawawala din yan ingay, tatahimik din yan mga katropa. So yan, tumatahimik na. Diba? Tahimik na siya mga katropa. So yun. So ngayon, i-bleed natin. Nagpapalit tayo ng brake fluid mga katropa. Ito nyo, medyo nag-iitim-itim na yung brake fluid na. Ayun, sa pag-bleed ng brake fluid niya mga katropa, nandito yung ating brake master sa kanan. So mag-umpisa tayo dun sa likod, kaliwa. Unang bibleed natin dun sa malayo, tapos dun sa likod kanan, kaliwang harap, kanang harap. Kumbaga pa ano siya, puzzle.
Ayan, drain. Ayan. Umpisa tayo sa malayo, papalapit mga katropa sa pagbibleed ng brake fluid. So, bibleed natin ng manumano. Wala tayong taga-bleed mga katropa. So, bibleed natin ng manumano. Mag-umpisa tayo sa likod. Natanggal ko na rin naman yung mga gulong mga katropa. Kaya, medyo ano. So, ito yung kanyang bleed yan. Nasa likod ng caliper. So, bubuksan natin yung katropa. Pagbukas niya, siyempre, meron tayong lagayan ng fluid. Pasak natin dito. Tapos ipapump ko dun mga katropa. Tapos isasara na natin mga katropa. Then, dito tayo sa kanang likod. Guli mga katropa. Sasara natin ulit. Ngayon, punta tayo sa kaliwang harap. Sa kaliwang harap mga katropa. So, i-monitor niyo yung ano niyo yung fluid reservoir tank doon habang binibleed yung mga katropa, baka matuyuan. So, sasaranin natin. Pupunta naman tayo ngayon sa kanang harap. So, tapos na yung ating pag-bleed mga katropa. Umpisa tayo sa likod na kaliwa, pangalawa sa likod na kanan, pangatlo sa harap na kaliwa, panghuli dito sa kanang harap. Kasi dito yung pinakamalapit sa kanyang brake master. So ngayon, kukompletuhin natin yung kanyang fluid.
siyempre chechekin na natin. So siyempre chechekin na natin lahat ng mga kanyang ano. So yun mga katropa, yung mga ibang parts na papalitan natin ay for recommendation. Yung mga ibang parts kagaya ng auto tensioner, merong leaking. So recommendation yan, isasabay natin sa paggawa ng brake pads siguro next month, kung kailan niya, kung kailan siya free, kasi yung may-ari nito doktor. So kung kailan free yung doktor, o-orderin muna natin yung parts, saan natin siya tatawagan mga katropa. So ganun lang yung pag-ano ng PM. So ngayon tapos na, kakabit ko muna yung mga gulong mga katropa, tapos ipa-final checking natin mga katropa. So kakabit ko muna yung tire mga katropa. So ayun mga katropa, natapos na natin i-bleed yung ating brake fluid mga katropa. So ngayon nga ipa-final check na natin mga katropa. So ayun mga katropa, natapos na natin yung lahat ng ating pinalitan. So ngayon i-check na lang ulit natin yung oil kung tama ba mga katropa. So sakto-sakto mga katropa ang oil natin. So yun mga katropa, natapos na natin yung 80,000 km PMS. So yung mga ibang parts na brake pads, rotor disc, auto tensioner, belting, so orderin pa natin yun mga katropa. So ano lang sa may-ari yun kung ipapago ba o ano, pero orderin pa kasi mga katropa. So yun mga katropa, ganun lang yung simpleng PMS natin. Nagpalit tayo ng spark plug, oil filter, langis, aircon filter, tsaka yung fuel filter, primary secondary filter mga katropa ng fuel filter. So syempre tsaka yung coolant, nakita nyo kung sa yung drain plug tsaka yung dipstick ng automatic. Lahat nandito sa harap yan mga katropa, mapa CX5 man yan, CX3 man yan, CX30 man yan. Sa harap lahat yung dipstick. Sa mga nagtatanong dyan, mga customer natin, nandun sa harap. Baka gusto nyo mag-DIY, pwede nyo i-DIY yung kanyang auto-transmission fluid. Sa auto-transmission fluid naman, may mga nagsasabi daw sa kanila na lifetime daw yung fluid ng Mazda. So, hindi po lifetime yung fluid ng Mazda. Depende sa ano pa rin yan, sa gamit nyo. So napapalitan yung fluid, napapalitan yung filter yan. Kung hindi nyo naman bugbog sa gamit, kung hindi naman bugbog sa gamit yung inyong automatic transmission or inyong sasakyan, automatic transmission pwede na sa 80,000 or 100,000. Depende rin sa gamit mga katropa. Pwede palitan ng fuel filter yan, ATF filter. Tsaka pwedeng palitan ng ATF yan. Pwedeng buksan mga katropa. Hindi siya lifetime. Para lang sa kaalaman ng iba, walang lifetime na automatic transmission. I-try nyo i-lifetime yan. Sigurado magkakaproblema kayo mga katropa sa inyong transmission kapag hindi nyo inalagaan sa fluid. So kung ako, siyempre Mazda or Hyundai, Kia na mga new model, pag automatic transmission, hindi ako manghihinayang na palitan yung fluid. Kahit i-drain nyo lang muna, halimbawa mabababa pa yung kilometer, mga nasa 40,000 drain, palit lang ng ATF. So okay na yun. So second palit nyo ng ATF, mga 100,000 na yan. So isabay nyo na yung ATF filter mga katropa.
Yan. Sa unang drain, hayaan nyo muna yung ETF filter. Sa pangalawang drain nyo, kung nakuha nyo ng bago, mga katropa, kung nakuha nyo ng bago sa sasakyan, so siyempre mga 40,000, mga ganyan, mga 50,000, pwedeng i-drain. Second palit na ng ETF nun, 100,000. So, palitan nyo na ng strainer or ETF filter. Yan, para sa ikagaganda ng transmission ninyo, para hindi madaling masira yung transmission. Nasisira yung transmission, minsan kulang sa maintenance, kahit yung makina kulang sa maintenance, kaya nasisira yan. Kaya nagkakaroon ng problema, mga katropa, lalo na yung spark plug. Kaya yun, sa Mazda OO, yung spark plug, napansin ko medyo maganda yung spark plug, kasi umaabot siya ng matagal bago magkaroon ng problema. Siyempre, hihintayin pa ba natin magkaroon ng problema, mga katropa? Mag-start 80,000 kilometer, papuntang 100,000, pwede nyo nang palitan yung spark plug nyan. Huwag nyo nang hintayin na magkaroon ng problema. Mispire, namalya, sa kalagitnaan ng takbo. So, huwag nyo nang hintayin, mga katropa. So, kung ako naman, pagdating sa spark plug, siyempre, gagamit ako ng original. Kung gusto nyo makuha yung original, kunin nyo yung ano ng spark plug. Pumunta kayo sa dealer, or pumunta kayo sa mga auto supply na mapagkakatiwalaan nyo. Ayan. Basta siguraduhin lang natin original. Pero mas maganda sa kasa, sigurado original. Kasi pag nagka-problema yung spark plug, pwede nyo ibalik sa kanila, mga ito. So, yun. Ganyan ang fuel filter. Yan, nakita nyo kung paano palitan ng fuel filter yung Mazda. So, almost same lang lahat, mga katropa. So, kaya pagkaalam nyo na isa, kabisado nyo na lahat. So, ayan, mga katropa, yung ating PMS, Preventive Maintenance Schedule. 80,000 km Mazda 2, mga katropa. So, yan. Sana nakatulong sa inyo yung aking simple PMS, mga katropa. So, yun, mga katropa. Sana nakatulong sa inyo yung aking simple content ng kung paano mag-PMS. Kasi yung PMS natin, 80,000 km, mga katropa. Yung medyo mababa pa sa 80,000 km, medyo konti-konti pa lang yun. Lalo na't nakuha nyo ng bago yung inyong sasakyan, mga katropa. Pero kung nakuha nyo na ng second hand, pagkabili na pagkabili nyo, kailangan ma-check kung good condition ba yung mga parts na nakabit. Siguraduhin nyo, mga katropa, na good condition yung parts na nakabit sa inyong mabibiling sasakyan. Kasi pag hindi good condition yan, second hand nyo nakuha, so parang lugi na kayo dun. So, ayan, mga katropa, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na yung mga subscriber, viewers, saka sa mga katropa natin dyan, yan, shout out, the mechanic group members, admin, yan, shout out, kay paring dyan, kay paring Louie, yan, shout out sa Maestro Tutong TV, Red Truck Rescuer, Doc Ernie TV, yan, shout out sa mga katropa natin dyan, suporta natin channel nila. Siyempre, huwag nyo kakalimutan yung ating channel, the Mechanic TV channel, mga katropa. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell. Hit nyo ang all na bell para lagi kayo updated sa aking mga bagong video, mga katropa. Baka makatulong sa inyo balang araw yung aking mga content. So, hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye! Thank you for watching, mga katropa. See you my next video!